lovely channel. It's me, Lovely Lovely, and it's a lovely day. So I'm home now. From yesterday, yan ngayon ulit tayo. Nag-film ulit, back to work. I think past few weeks it's not a lovely day, but today new life. Dahil naka-survive tayo sa isang malaking pagsubok. So guys, tatatapos lang nung surgery. So andito na ako sa recovery room. Medyo yung feeling niya is mahirap. So pasensya na, hindi ako makapagsalita na kasi kada salita, mahirap siya. Pero everything is normal. Yung BP at saka wala naman nagnat. So I hope na ma-discharge ako kinabukasan. What's up guys? Discharge na tayo ngayon. Kapag-change outfit na. At nakakatayo-tayo na rin ako. So kung gusto nyo makita ko ang yung tinahi sa akin. Ito siya. So yan yung laparoscopic na bagong pag-o-opera sa mga may gallstone. So medyo madali daw yung recovery nito. So one day lang ako dito ngayon. Yung pinatake sa akin ng mga pagkain, hindi ko naman sinuka. So pwede na ako lumabas ngayon. So one day, admission lang. Napakabilis lang. Professional lang mga doctors. And maalaga talaga yung mga nurse, mababait. So yan, hintay ko na lang na ma-discharge ako. Ngayon yung bleeding, hinihintay ko na lang. So everything is fine. Thanks God. So from the hospital, nakauwi na po ako. And successful yung operation sa amin. So today video guys is alam ko na hindi to tungkol sa real estate ngayon, but I want to share yung experience ko dun sa pagkakaroon ng gallstone para magkaroon yung iba ng awareness kung paano ba nangyari sa akin to, ano yung mga pinagdaanan ko. And baka this video makatulong sa mga may ganitong sakit din, ganitong karamdaman. Yun yung topic natin ngayon. So, okay. Yung unang-una, actually, wala akong symptoms, no? Wala akong symptoms na masakit yung kanan ko or masakit yung sikmura ko. Wala akong nararamdamang sakit. Bali, ang naramdaman ko lang is constipated. Yun. Sa pagiging constipated ko, doon ako nagpa-check up. Dahil worried ako dahil ilang araw na akong hindi pupunta sa toilet. So, yun yung aking pinunta sa doktor. Then, binigyan nila ako ng gamot. Then, after, naging okay ako ng 20 days. So, okay na yun. Ang nangyari naman is, nung kumain uli ako ng white rice, okay, binalik ko yung diet, yung hindi diet eh, kasi nung binigyan ako ng gamot, pinag-diet ako ng doktor na more fiber para hindi ako maging constipated. So, I'm not a professional dito guys, pero kinukwento ko lang yung experience ko. So, yun, binigyan nila ako ng fiber diet, more fiber na foods, para hindi ako maging constipated. Tapos, nung after 20 days na naging okay ako, ayun, medyo kumain ako ng hindi fiber, bumalik na naman yung constipated ko, but nagkaroon ako ng gas dito sa gitna, parang mahirap dumighay, yun lang yung feeling. Kaya no, bumalik uli ako sa doctors, nasabi ko, kasi kailangan mong, yung 20 days yan, kahit matapos mo yung gamot, kailangan mong bumalik sa kanya kung ano yung result nung binigay niyang gamot sa'yo. So, bumalik uli ako. So, sinabi ko sa kanya kung ano yung nararamdaman ko after 20 days. Sabi ko, may kinain ako na hindi fiber, pero biglang sumakit yung... Hindi naman siya masakit actually. Parang hindi ka lang madighay at di ka makapag-release ng gas. Ganun yung ano, ganun yung feeling. So, kinapa niya yung chan ko. Sabi niya, magas. Parang sa atin is
ano siya, parang makabag. Yun yung tamang term sa atin, no? Ating mga Pilipino, makabag siya. So, sabi niya, ipa-ultrasound niya daw ako para makita yung abdomen ko kung bakit magas. At ayun na nga, dahil din pati pala yung platelets ko ay mataas. Kasi lahat yun i-check nila, yung blood counts mo, lahat i-check nila yun. So, yun, nagtataka din siya bakit mataas din yung platelets ko. So, inulit-uli namin kasi nakainom na ako ng gamot. So, inulit-uli namin yung blood test, ganun pa rin, mataas pa rin yung platelets. Then, kasunod nun, is yung ultrasound sa akin. So, nakita naman yung liver, yung spleen, yung pancreas, lahat normal. Except, yun, nagulantang ako dun sa nakita. Yung nakita nila is meron akong 1.7 cm na gallstone and 4 millimeter ata yung tawag nila doon, 4 mm yung thickness niya. Then multiple yung maliliit na stone, ang tawag nila multiple stone, tapos the biggest is 1.7 cm. So nagulantang ako doon dahil hindi ko in-expect na meron ako noon dahil wala naman akong symptoms. Well, nagulat din ako. I feel down that time kasi yun yung naging sakit ng nanay ko na yun, hindi niya na-survive. So, syempre, una, natakot tayo dahil yun, may lahi. Una, lahi. Yun. Tapos, pangalawa, yun yung sakit nga ng nanay ko na hindi niya na-survive. So, on the day 1 na nalaman ko, dinala ko kagad yung result uli dun sa gastro ko. Gastro yung unang doctor na tumitingin nung constipated ko. So, binalik ko doon. Sabi niya, walang ibang solusyon kundi surgery kasi malaki na siya. Dahil 1 below, sabi niya, is okay pa. Pero pag 1 above, I don't know if tama ako. Parang baka 0.59. I don't want to give another size, but sabi niya 1 pataas, basta 1 above, since surgery na nga daw yun, hindi siya na-flush or hindi siya nakukuha sa gamot. So, nagpa-second opinion tayo sa ibang doctor, ganun din ang sinabi. So, from that day, nag-decide din ako na ipapatanggal ko siya. So, dahil nga may mga proseso, kailangan nilang ipa-approve muna sa insurance yung magagastos, yun, kung magkano lahat yung magagastos ko, and kung approved sa insurance ko, then tatawagan nila ako for kung kailan namin i-schedule yung surgery. So, ayun na nga. So, umabot siguro ng 3 to 4 days yung approval. Then, tinawagan nila ako. Mabilis lang lahat. Mabilis na mabilis lang lahat. Mabilis lang yung pangyayari. So, after nun, yun na nga, nag-decide na ako na ipatanggal siya. Then, yung schedule ko is nung October 11. Then, after lumabas ata yung is October 1 or 2, lumabas yung approval. So, yung 1 week na preparation, yun, nag-diet ako, puro fiber lang, nag-jogging ako, exercise para hindi ako mahirapan sa operations. So, nag-prepare ako para yung immune system ko ay hindi bumagsak pagdating ng operations. So, yun yung mga ginawa kong preparation, guys. So, pagdating nung October 11, ayun na nga. The sad thing is, dahil 2020 ngayon, pandemya, so, walang kamag-anak, walang kaibigan na pwedeng dumalaw or pwedeng sumama sa'yo sa operation. So, ako lang at yung nurse at yung doctor yung nandun. So, from the preparation, in-assist tayo ng nurse. Nagpapasalamat ako sa hospital na to, ayan. Dahil saan ba dito or dito, basta dyan, yan sa hospital na yan, dahil napaka ano nila, talagang super assist sila, hindi ka pahihirapan sa mga papel, mag-aasikasuhin nila lahat yun, at saka yung mga nurse, i-assist ka nila kung ano gagawin. So sa unang preparation room is pagpapalitin ka na ng damit, then afternoon ililipat ka na sa ward. Ipe-prepare ka na, i-BB ka, gina-check nila lahat. Maraming kumakausap sa'yo, kamusta ka, kung taga-saan ka, ganyan. Dahil nga mahirap dahil nandito tayo sa ibang bansa, ano. So, ganun yung mga preparation na ginagawa nila dito. So, napaka-babait.
na, ng mga nurse and doctors yung pinakausap ka nila kung ano nararamdaman mo, na huwag mong pataasin yung BP mo, dahil pag tumaas yung BP mo, hindi ka maoperahan, so kailangan relax ka lang, ganyan. So, yun. Then, gising din ako nung pumunta ako sa loob ng operating room. Actually, kung nagbablog kayo, so parang ganun lang yung mga lighting sa loob ng operating room. So, medyo yun na lang yung inisip ko. Parang magbablog lang ako sa loob. So, yun. Then, pinadipaka ng ganyan. Parang ipapako ka sa cruise, ganyan. Tapos dito, i-BP ka. Tapos dito, ilalagay yung parang anesthesia. Yun. Yung anesthesia, syempre, nung unang ano, nung nag-decide ka na magpo-opera ka, the day of the operation, like October 11 ako na-operahan, October 10, yung laboratory, like ito, COVID test, yan, tapos yung blood test uli, BP mo, then kakausapin ka ng anesthesiology, tama ba yung term ko? Basta yung nagbibigay ng anesthesia, yun, ganun. Kakausapin ka, yung consent mo, kung okay, ganito, ganyan. Yan, bago kanila isa lang sa operation room. So, everything is okay. So, October 11, yun, pinapunta na ako. Yun na nga, preparation. Maraming kakausap sa'yo. Then, yun. The worst part lang siguro yung paglalagay ng anesthesia. Pero sabihin naman sa'yo, sabihin sa'yo, ma'am, patutulugin na namin kayo. Ganyan. Ganyan ang gagawin nila sa'yo. Then, pagsaksak ng anesthesia, medyo masakit. Then, bibigyan ka agad ng oxygen. Yun yung parang medyo worst part lang. Pero kayo matakot. Iga-guide naman nila kayo. Tapos may kakabit sa inyo dito para dun sa heart nyo, sa heartbeat nyo. So, yun. Yun lang naman. Yung parang hinahabol yung hininga mo na gano'n ka lang sa oxygen. So, syempre, first time, no? First time ko na-encounter yun. So, wala. Just, sabi ko na lang sa sarili ko, just surrender. Leave it to the God. So, ganun lang. Then, pinikit ko lang yung mata ko. Siguro nag-i-Hail Mary ako noon. Parang nagro-rosary ako sa isip ko. Yun lang yung ginagawa ko. So, ganun yung ginagawa ko. Hanggang sa hindi ko na malaya, nakatulog na pala ako. Pag-gising ko, yun, wala na yung mga ilaw. Tapos parang makati yung lalamunan ko, ganun. Tapos, narinig ko na lang yung nurse. Sinabi na lang yung nurse na the patient is moving, parang ganun. So, parang aware pa ako na sa ibang bansa ako. So, sabi ko, nurse, I go, why my throat is too itchy? Parang ganon. Yun yung nasabi ko agad sa doktor niya, unang words ko. So sabi nung, not doctor, dun yung nurse, wala na yung doctor dun. So sabi nung nurse, kasi po tinanggal yung tubo, yan. So may pinasok pala silang tubo, di ko alam, siguro para makahinga ako, ganon. So yun, tinanggal daw kaya medyo makate, pero mawawala din daw yun pag uminom na ako ng tubig, ganyan. So yun, tapos pinakita agad yung bato. Yan. So yun. Yan. Yan yung nakuha sa ano ko, gallbladder ko. Yan. So tinanggal na rin yung gallbladder ko, pinadala na rin for biopsy. So hopefully guys, sana hindi naman siya cancerous or whatever, sana. Ha. So sa mga kaibigan ko, kamag-anak ko na nagdasal, maraming salamat. And sa 14,000 na nanonood sa akin. So buhay pa po ako. So I'm still alive, second life. So, maraming salamat po. So, awareness, bakit ba ako nagkaroon ng ganito? Dahil siguro sa kinakain natin. So, kung makikita niyo yung bato ko in person or dito sa picture na yan, parang siyang mamantika na may asin, na may asukal. Parang ganun. Parang pinaghalo-halong mantika, asin, tsaka asukal. Na talagang bato siya. Kung nakita kayo ng bato na dun sa ilog tabang na maliliit, na parang kulay black, parang ganun siya. As in, bato talaga siya. Ganun. Yung may malaki tapos may maliliit. So hindi daw siya nagpa-flush kasi once na tinatanggal daw yun immediately dahil maganda dahil wala pang symptoms. Na once na nagkaroon na ng symptoms, ibig sabihin nagbabara na daw siya sa bile duct. Yun dahil yung liver natin, yun, pag kumain tayo ng mga fats, mga ganun, is maraming bile, yung kulay green daw yun, na pinaproduce. Yung iba, hindi natutunaw, so nagiging crystal siya, tapos nai-impact daw siya sa gallbladder. So doon lumalaki, nagiging bato. Then ngayon, kapag nalalaglag sa bile duct,
Ayun, patungo sa intestine. I don't know, I'm not professional, pero as per doctor advice, ganun daw. Tapos at nagbara doon, yun, doon mananakit. Doon maninilaw ka, magsusuka ka, yun, at maaaring madamay yung pancreas, yung liver mo, dahil mamamaga, dahil nagbara siya doon sa bile duct. So, kaya natakot ako, kaya pinatanggal ko kagad, dahil kasi ganun yung nangyari sa mother ko. Inintay niya na malaglag sa bile duct niya, so sumakit na sumakit yung chan niya, hanggang sa na-emergency siya, dahil may edad na rin siya, so hindi niya rin nakayanan yung operations. At noon, siguro way back 2010, is hindi pa laparoscopic yung pag-oopera, talagang bubuksan. Pero ngayon, dahil sa mga technology, maganda na, so ganyan yung pag-oopera. Then, dumako naman tayo sa magkano yung nagastos ko, no? Kung i-compare ko sa Pilipinas, no? I-convert ko yung nagastos ko dito sa Pilipinas without insurance, abot siya ng 191,000, parang ganun. Almost 200,000 pesos, yun, kung walang insurance. No, idagdag pa natin yung sa gastro ko, hindi pa kasama yung sa gastro ko. Yung sa gastro ko umabot ng 16,000 pesos. So siguro mga 216 kasama yung gastro at itong operation ko. So ganun po kalaki yung gastos, pero everything is okay. Ito naman yung kwarto ko, yan yung recovery room, yan. So lahat naman is professional, from the doctors and the nurse, and yung cleanliness ng hospital, lahat okay. The important is, buhay tayo, and yun, importante din yung may insurance ka. So, kung nasa Pilipinas ka, alam ko marami nang may insurance din sa Pilipinas. Insurance is a prevention, no? So, maganda yung kumukuha kayo ng insurance, you never know, no? Kasi yung alam naman natin yung PhilHealth is maliit lang din yung nababawas. But kung kaya nyo kumuha ng insurance, is I advise na kumuha kayo ng insurance. Yun lang siguro. Sana may natutunan kayo sa araw na to, sa video na to. So marami akong tinitake na medicine ngayon. Kasi ngayon is third day pa lang, no? So hindi pa nga tayo nakakaligo. So yun. Third day from the operation, yun, kahapon ako nakauwi, second day, tama. So I hope yun, be healthy guys. Sana itong video na to makatulong as awareness para sa inyo na iwasan yung mga fats, more gulay, more at least nilaga kayo, ganun, iwasan nyo yung mantika, iwasan nyo yung mga maalat at matatamis, and exercise daily. So I hope this video help you guys. So, hanggang sa muli. Back to work ulit tayo. I will upload more video, hopefully. And maraming salamat po sa pagdadasal at support sa panonood. Thank you po. Have a nice day. God bless to all. Nakaligo na tayo. So, dilinisin natin yung sugat ko. Ito siya. Yan. So, kailangan natin ito. And alcohol. Not professional, but I'm trying my best.